Good morning, guys. My name is Queen Mikey. Welcome to my channel. Guys, gustong-gustong ko i-share ko na to sa inyo kasi nga naka-order na ako ng bagong fingerlings na naka-sex reverse. Yung bagong variety ng ating tilapia. Kasi itong ating tilapia mix talaga to . May babae, lalaki. So ang pag-uusapan natin guys ngayon, bakit kailangan ko nang magpalit ng variety ng tilapia? So yan ang pag-uusapan natin sa umagang ito. So guys, bakit kailangan natin magpalit ng bagong variety? Kasi nga nasubukan na natin itong mix babae lalaki. So ang goal kasi natin ngayon, ang goal natin sa ating fish pan ay makuha natin yung 4 pieces a kilo o 3 pieces a kilo, yung mga malalaki. So hindi ko siya magets . Hindi ko siya makuha yung pinaka laki ng ating tilapia dito sa aking tilapia ngayon . So yung goal ko na yun, yung 3 pieces, so doon ko makukuha sa 6 reverse, yung bang bagong variety. So umorder na ako. So guys, ang pinagkunan ko ng order ko ay galing Nueva Ecija. Bakit galing Nueva Ecija, guys? Kasi sa Nueva Ecija nandun lahat yung magagandang quality ng ating mga tilapia, mga bagong hybrid o bagong, basta malalaki, maganda ang nila, mga fingerlings nila nakakapalaki talaga sila ng mga mabilis lumaki. Yung ibig yun sabihin. Kaya yun yung ating kinuha na tilapia. Kasi nga nakailang beses na kasi ako nag-harvest ng ating tilapia. Ang nangyari kasi, umaabot lang ako pinakamalaki na siguro mga 6 na piraso, 1 kilo. So hindi niya ma-meet yung 200 grams na pag 200 grams, 5, 1 kilo. Hindi ko ma-meet. So dahil ang goal ko talaga makakuha talaga ng mga gandang variety. Kasi guys, ito doon. Ang purpose natin dito sa pagtitilapia natin, grow out, meaning magpalaki tapos ibebenta sa ating mga consumer. Bebenta sa ating kapitbahay, sa mga nangangailangan, sa palengke, pwede rin. So, kapag ganoon ang goal mo, katulad ikaw rin, kung anong goal mo? Kung ang goal mo rin ay magpalaki, kumuha ka ng magandang quality na tilapia. Yung hindi nanganganak, guys, ha. Yung naka 6 reverse, ha. Kasi ganito, ito ang advantage na naka 6 reverse na tilapia. Unang-una, kapag ka naka 6 reverse, itong iyong pinakaalaga ng iyong ang advantage nun, kapag naglagay ka, for example, naglagay ako ng 500 pieces sa aking fish farm. So yun lang yung aking papakainin hanggang dumami, hanggang lumaki, hanggang sa ma-harvest. Paglagay mo, sila pa rin, hindi sila dadami. Kasi ganito yung hindi nga sa sex reverse, no? Dadami ng dadami yung pinapakain, kaya hindi na sila lalaki. Karamihan ng lumalaki, lalaki lang. Paano man yung babae, hindi na lumalaki. So doon tayo natatalo. Doon ako natatalo. Doon ako nalulugi. Kasi yung babae na tilapia, hindi lumalaki. Sila yung nanganganak na, hanggang doon na lang sila. So yun yung pinaka-advantage na kapag sex reverse ang pinaka-tilapia mo, so magiging lalaki lahat yan ay mapapalaki mo sa kanilang size. So yun yung pinaka-goal natin, kaya ang target natin, maganda guys, kaya kasi nga nakailang beses na ako na nag-harvest, ang daming maliliit, kasi yung palang maliliit ko, babae. So kung maging lalaki lahat yun, so dadami ang yung pinaka-lalaki ang yung mga tilapia na ang goal na 5 pieces o 3 pieces, 4 pieces, makukuha mo siya. So yun yung pinaka-advantage nun. Kasi ang goal ko, magpalaki, hindi magparami. So yun yung pinaka-advantage mo dun. So ito naman ang mangyayari sa'yo. Ito yung nangyayari sa akin ngayon. Male, female, meron ka. Gusto mo nagpaparami, nagpapaanak ka. So alam nyo ba guys, ang mangyayari yun, yung pinaka
akala mo marami yung ano mo magiging anak fingerlings mo, magpapalaki ka na naman. So guys, hindi niyo napapansin. Alam mo kung saan katalo sa panahon. Yung mga anak niyan, yung mga anak ng fingerlings niyan, yung pinakamagiging ano niya, susunod na henerasyon, hindi lalaki yung guys. Magiging bansot 'yun. Kasi sila, tingnan mo ha. Yung mga magkakapatid niyan, iisang ina niyan. Sila rin ang magkakaroon ng asawahan. So doon nagkakaroon ng depekto ang ating fingerlings, ang ating mga tilapia, kaya hindi sila lumalaki. Hindi katulad kapag ka unang brand lang, bagong malagandang quality ng pinakainahin mo, tapos yun lang yung magiging pinakaanak niya, so yun yung magagandang malalaki. So akala natin, oh, nakakapagparami, marami pa akong isda dyan. Akala mo lang yun na marami ka nga, kaya lang hindi mo sila, magiging crowded na sila. So marami ka na rin pinapakain, marami na nag-aagawa. So that's the time mababansot na ang iyong mga alagang tilapia. So yun yung pinaka ano nun, pinaka mangyayari sa inyo. So sinasabi ko, talo ka sa panahon, 6 months na hindi ka pa rin nakakapag-harvest, nakakapagpapalaki. Kasi nga yung mga tilapia mo, sila rin yung mga dating maliliit na hindi sa sobrang dami na nila, sa panahon, sa sobrang dami na nila, hindi mo pa rin sila mapapalaki. Kasi nga crowded ka na, bansot na, labas na ngayong pinatilapia. So ano na naman yung maging advantage mo? Pagka bumili ka ng bagong ano mo, magandang quality ng tilapia, magandang variety. So ito yung advantage mo guys. Pwede mo nang ma-meet yung 4 pieces mo, 1 kilo. Pwede mo na. Kasi nga magagandang quality. Pangalawa, yung panahon. Biruin mo. Yung 6 months, 8 months, hindi ka pala harvest. Dito sa bagong brand na, bagong variety mo na tilapia, pwede ka na makapag-harvest ng 3 months, 4 months. Karabihan na, sabi nga nila, 3 months, pwede na eh. Pero maximum 4 months, pwede ka na mag-harvest. Meaning, yung panahon, no, umiksi na from 6 months, magiging 4 months, pwede ka na makapag-benta, makapag-harvest. So, ganun yung pinakaalaki ng advantage, yung panahon. At saka, syempre, yung income. Ito, bakit yung income, sinasabi ko, biruin mo, habang lumalaki yung tilapia mo, biruin mo ilang piraso lang, na ibebenta mo na agad sila na 1 kilo. So meaning kahit na, ibig sabihin, pagka lahat yan malalaki, meaning dadami rin yung timbang, yung bigat nila. So doon ka panalo. Panalo ka na sa panahon, panalo ka pa rin sa laki. So kasi, ang pinakaano doon, talo ka, dito ha, talo ka na sa itong sa mix ha, talo ka na sa panahon, biro mo 6 months, 8 months, talo ka na sa panahon, talo ka pa rin doon sa pinakatimbang, sa dami. Biruin mo, ang liliit. Misan, pinakasabi ko nga sa inyo, 6, 1 kilo, o 8, o misan 10. So, talo ka. Biruin mo kung 10, kay kung doon sa ano, 2 kilo na dapat yun. So, doon yung sinasabi ko, na ang laki ng advantage mo, kapag yun ang ginagawa mong grow out o pagpapaalaga ng tilapia. Sa panahon, ang laki. So ganoon lang ano. Kaya nga guys, sige tatay, para makita nyo. Ah, mga nga pala, magkano yung bili ko ng ano, pinaka fingerlings. So chinars nila ako ng 900 sa 1000 pieces. Tapos sa delivery charge nasa 250. So nang mounting ano, 1100 sa 100 pieces na fingerlings. Dito sa size 14 yung ibinigay nila sa akin. So okay na. At sana ma-receive natin bukas. So abangan nyo. At i-share ko sa inyo para at least makita nyo yung pinaka itsura ng fingerlings na size 14. Para sa Facebook pwede kayong maka-order. Sana makakuha kayo guys galing Nueva Ecija, magandang quality na tilapia. So yun guys, ito ulit ang yung Kuya Mikey. I-share ko sa inyo para at least magkaroon din kayo ng idea na kung saan yung mas maganda. O may mix o 6 reverse, kaya lang bibili ka ng iyong pinggilis. Ito ulit ang yung Kuya Mikey. Sana nakatulong ako. Salamat sa panonood. Bye-bye! Kung nagustuhan mo aking YouTube channel, subscribe ka na sa aking YouTube channel. Yan Kuya Mikey. Anything na may gusto kang malaman, anything na may idea ka, anything na may katanungan ka, share mo sa akin. Tapos i-comment mo below. Tapos yan, comment mo below. Tapos i-like mo na rin para updated ka sa mga susunod ko pa ng mga video. Okay guys, nandito ulit ang yung Kuya Mikey. Salamat ulit sa panonood. Bye-bye!